Lalo na para sa iyo, Joyce. Sana makatulong sila sa inyo. Eh paano kung nakatagpo kayo ng mga babaeng medyo assertive ang kanilang sarili sa mga karapatan nila? Kulong. Bata pa kayo para makulong. Tanong ko, yung mga lalaki yan pwede maging inspirasyon sa buhay? Anong klase inspirasyon? Ako, sa ganyan, nanay ko inspirasyon ko. Kasi... Dapat nanay mo rin maging inspirasyon. Kasi nagpapakahirap yun. Mukha po bang naunawaan na ng ating mga bisita, attorney, ito pong problema ang kanilang pinagdadaanan at kung paano nila dapat na maayos at masolusyonan po ito? Ako po ay nakiusap sa dalawang binatilyo natin dito tiyang amin na sana naman ay magdahan-dahan sila at huwag silang masyadong mapusok sa pakikitungo nila sa mga kababaihan. Lagi kong sinasabi sa programang ito na may pinaigting na batas ngayon hinggil sa pagpoprotekta sa mga dignidad at karapatan ng mga kababaihan. So, sa kalagayan ninyo, kung ikaw, RJ, ay totoong nag-aaral, sabi mo nasa second year ka na ng kurso ngayong kinukuha, ang payo ko sa'yo, pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Mag-concentrate ka sa pag-aaral mo, mapalad ka, may mga magulang kang sumusuporta sa'yo. Sa kalagayan mo naman, Redan, sabi mo gusto mong maghanap buhay, di mag-concentrate ka sa paghahanap buhay, hindi yung paghahanap ng kung ano-anong kalokohan na maring kasabitan mo later on. Yun lamang. Boys, unang-una, sabi mo at 15, nagkaroon ka na ng boyfriend. Alam mo, pag nagbo-boyfriend kayo ng napakaaga, hindi sila dapat sasabihin na kailangan may mangyayari sa inyo or dapat magkakaroon na kayo ng isang relasyon. Dahil unang-una, pag kayo ay nakikipagrelasyon sa murang edad, ang ibig sabihin nun, ginagawa nyo lang silang inspirasyon sa buhay para kahit papaano magkaroon ako ng inspirasyon at makakapag-aral ako ng maigi at mag-aambisyon ako. Na gusto ko, na pagtanda ko or paglaki ko, meron akong karera na makatapos ako ng pag-aral, magka-college ako, o kaya naman tutulungan ko ang nanay ko. Pangalawa, pwedeng gumawa ka ng paraan na doon sa tinitirhan ng tatay mo, nakasama yung tiyuhin mo, eh magtinda kayo. Dahil kasi sinasabi niyo na potassium deficiency. Ang potassium deficiency, nangyayari lang yon dahil sa kakulangan ng pagkain at bitamina. Hindi siya sasabihin na ikaw ay paralitiko na at disabled. Kaya siguro, alam niyo, Aling Rosalina, sabi niyo nga, gusto niyo magkasama-sama kayo din, gumawa kayo ng paraan. Magsama-sama kayo dahil yun ang sigurong isang paraan para mabuo ang pamilya niyo at maiayos niyo kung ano man yung pagkukulang na meron kayo. Yun lang po. Joyce, nakita mo na ang pagsasakripisyo ng iyong ina. Sana eh hindi mo ginawa yon. Hindi paraan upang sabihin na nagre-rebuild ka dahil naging pabaya ang nanay mo, ay ganito na papasok sa ganitong mga relasyon na ikaw pa rin lahat ang talo. Diba? Sana maging inspirasyon mo ang iyong ama na may sakit at ang iyong ina na susumikap na makapag-aral kayo. Sana naman ay lahat ng nangyari sa iyo ay magkaroon ng twist, magkaroon ng pagbabago. Ngayon, masalimuot ang buhay mo ngayon. Ang buhay mo ay parang mahirap. Pero sa lahat ng hirap at sakripisyo, palaging mayroon sinasabing kaginhawaan. Kung may Good Friday, may Easter Sunday. Salamat po. Marami pong salamat sa ating trio tagapayo, Nanay Rosalina. So paano po ang magiging solusyon natin dito? Doon pa ho ba titira si Mary Joyce? Paano po? Hindi na po. Ha? Hindi na po sa kanya titira si Joyce. Bali po doon na po kami magsisama-sama ng papa niya. So kung hindi na, doon titira si Joyce kay Tita Laila, siguro tama lang po na magpaalam kayo ng maayos at magkaayos po kayo kahit paano, Aling Rosalina.
lang naman ako. Siguro din ho, Aling Rosalina, may malasakit din si Ate Layla para kay Joyce. Kaya lang siguro hindi lang sila nagkaunawaan dahil sa naging emosyonal na rin at wala na nga rin kasing pinakikinggan si Joyce. Kaya kumbaga nawala na rin ang choice si Ate Layla kundi ang makapagsalita ng ganoon. Pwede pa naman doon si Joyce. Basta magdala na lang siya sa mga nanakin na. Joyce? Siguro tama lang na humingi ka ng tawad sa tita mo dun sa nangyaring nag-uwi ka ng lalaki. Sorry, tita. Ginawa ko. Sorry. Masama ma. Magtanda ko na. Tata ko pa. Sorry, tita. Para sa'yo din naman yung sinasabi ko sa'yo. Sorry. Aling Rosalina, meron pa ho ba kayong gustong sabihin sa inyong anak? Joyce, mag-aaral ka na mabuti. Tama na muna yun. Limutan mo muna yung mapagpo-boyfriend, boyfriend. Intindin mo muna yung pag-aaral mo. Kasi para rin yun sa'yo. Hindi para sa amin yan. Wait lang. Sana, Joyce, makita mo yung kahalagahan na kaya nagpapakahirap si nanay mo o si mama mo na magtrabaho ay para ano, Joyce, makatapos ka ng pag-aaral at maging iba ang kwento ng buhay mo sa naging kwento ng buhay ng mama mo. Kaya siya nagsasakripisyong hindi kayo nakikita sa napakatagal na panahon kasi gusto niyang maiangat ang buhay mo. Hanggat hindi mo nakikita yung kahalagahan ng iyo na ginagawa ng iyo ng mama mo, hindi mag-iiba ang kwento ng buhay mo, Joyce. So sana rin po, Ate Layla, tapos na itong problema ninyo kay Joyce at kung sakali mang sabi nyo nga, bukas pa rin ang inyong tahanan para sa kanya, ay wala na po maging ganong problema. So hangad namin, Aling Rosalina, na maayos po ninyo matapos ang ating pinag-usapan dito sa programa, maayos na po ninyo ang buhay ninyo at ang pamilya po ninyo, lalong-lalo na po si Joyce. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Amina na po tayo mga kapatid, maraming importanteng aral na naman tayong natutunan sa isyong ito. Ang bawat anak po ay nagnanasang magkaroon ng isang pamilyang buo, pamilyang makakasama sa oras ng saya, lalo na po sa oras ng problema. Minsan, hindi po sapat na kilala mo lang kung sino ang iyong mga magulang. Napaka-importante pa rin po na kasama mo sila sa hirap at ginhawa para ang pagkatao mo ay masasabi mong buo. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, walang problema ang hindi makakaya basta't buo at magkakasama ang pamilya. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa pagsama niyo sa amin sa loob ng isang oras pa rin. At thank you sa iyo, Hans Martel, ang aking co-host. Dance Squad, thank you. B1 at B2, salamat. At syempre, salamat din sa ating trio Tagapayo. Ang ating po mga sausawero at sausawera dito sa Broadway Studio. At sa lahat po ng mga bisita po nating nagbahagi po ng kanilang mga kwento ng buhay. Salamat din po sa lahat ng ating mga OFW na lagi pong nakatutok sa ating pong programa. Maraming maraming salamat. At yung pong mga balikbayan o kahit yung mga nandito po sa Metro Manila na gustong manood at makisawsaw po sa amin dito sa Broadway Studio, makipag-ugnayan lamang po kayo sa aming audience coordinator na si Carlo Dineros sa numero pong nakikita ninyo sa inyong mga TV screen. Binabati lang po namin ang happy birthday si Lola Edita Alita. Siya po ay 65 years old na. Ang pagbati po ay galing kay Mar Antonio Kukal. Yan po ay naku, lagi daw suki ng face-to-face. Salamat po
Happy birthday din kay Reginald Bacani. And happy 32nd wedding anniversary po kina Mrs. Roylana at Mr. Efren Reyes. Ang pagbati po ay galing sa inyong anak. Maraming salamat po sa pagtutok niyo, mga kapatid. Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes. Iyo kaya kasama kayo doon sa pelikulang mga lalaking pikutin? May katibayan ng kasal. Paano po kayo kinasal kung kasal po kayo sa una? Napilitan ako gawin, tinatakot po ako. Ano? Ngunit may kasulatan ng paghihiwalay. Ano pa ho ba ang pangalam ninyo? Hiniwalayan niyo na nga po siya. Sino na nakulaan mo sa akin ngayon, Mika? Pero si Mister, ibang listahan ang nakalkal. Listahan ko sa mga lalaki, oh. 14. Pang-apat ako nito ang mga tao na to. Sinirotahan talaga? Sa dating mag-asawang tuloy sa bangayan, ang kanilang anak, anong nararamdaman? Sabi mo, di ba, kung mahal mo ang tao, ipigagalang mo. Face to Face. Ngayong Biyernes, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5.